Welcome back sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell. Ito po, napakarami hong tanong. Pasensya na, kailangan ko itanong ito. Isa ho, number one, yung sa Fabunan. Ito daw po ba'y nakarating na sa ating Pangulo? Kasi ngayon, nasa Indonesia sila at mukhang doon tinatanggap ng maganda ng gobyerno ang Fabunan. Parang dito daw naghihinayang naman yung iba mga Pilipino. Ano po ba ang lagay ng Fabunan po sa kay Presidente o sa inyo po? Na nakarating na po ba ito sa inyo? Opo. Merong isang kakilala na gusto pong idalahin yung gamot ng Fabunan at in-access, tinulungan natin na assign po natin sa isang abogado. Sabi ko to have access po with the Food and Drugs Administration para po ipresinta doon, dahil siyempre marami tayong dapat na protocol na sundin, health protocols dyan, dahil hindi naman po pwedeng basta-basta na lang po ito iturok sa isang kamamayan natin na hindi po pumasa sa ating Food and Drugs Administration. So ginawa ko po, in-access ko po kagad sa FDA kay Director General Domingo at nakapag-usap po kagad sila. At pagkatapos nun ay trabaho na po yan ng FDA kung sa tingin nila papasa po ito. Para sa akin, para kay Pangulo, kung ano po yung makakatulong sa kapwa Pilipino, makagaling at makadiskubre po. Kaya sabi nga niya, magbibigay siya ng pabuya na 50 million sa sino makakadiskubre po ng gamot. So, ibig sabihin, ganun po kalaki ang tiwala ni Pangulong Duterte sa kakayahan ng Pilipino. Kanya-kanyang trabaho po tayo, yung FDA po, ay trabaho nila alamin kung talagang epektibo po ito. Sila po yung merong mandato ng ating batas na tingnan po kung pasado itong gamot na ito. Para sa akin, kung ano yung makakagamot, makakatulong sa Pilipino na mapabilis, why not? Supportahan po natin. Mm-hmm. And in fact, kanina lang po, kagabi lang, merong pinadalang sulat ang medical city, dahil meron po daw silang discovering gamot, no? Coming from umbilical cord po, parang stem cell siya. Ito po yung i-apply nila. Sabi ko, pinadala kagad natin sa DOH at pag-aralan nyo kagad. Sabi, kung pwede po ako maging tulay ninyo na mapabilis po kagad at ma-check kung talaga epektibo ito, ay ready po akong tumulong sa inyo. Basta importante, ma-discover kagad yung gamot, makatulong kagad sa mga Pilipinong may sakit na tinamaan po. Pero Sen, yan ang ano, no? Ito, hindi naman talaga question, but commentary lang at reaction doon sa sinabi ninyo. Yan siguro ang pagkakaiba ng gobyerno na ito, ng administrasyon na ito, sa mga nagdaang administrasyon. Kasi nakikita natin na, sabihin na natin, wala naman sigurong perfectong administrasyon sa buong mundo, pero itong Duterte administration, hindi tumitigil sa paghanap ng solusyon. O ano yung nandyan, subukan lang natin ang subukan. Alam mo yun, yun yung na-appreciate ng mga tao. Hindi kasasabihan ng, buhay ka pa naman eh. O yung ganung hirit ba? Walang lang ganun. No? Dito yung, sige, kung anong may tutulong natin, itulong lang po natin. So, I think that's what the people really appreciate sa inyo at sa ating Pangulo. Diba? Very open po ang ating mahal na Pangulo sa mga suggestion, sa ideas po. Hindi naman po Superman si Pangulo. Hindi po kami Superman na kaya namin i-solve po lahat ng problema sa buong bansa. And in fact, kita nyo pag gumagana na si Pangulo, masakit na po yung kanyang ulo. Well, talagang hindi niya akalain na tatamaan ito sa panahon niya. Sabi nga niya, alam lang daw niya na tatamaan siya dito. Hindi na raw siya, ayaw na raw niya maging Pangulo, no? Napakalaking problema po ito. Kaya nga po, nananawagan ako sa mga kritiko. Huwag lang tayo magsiraan, magtulungan na lang tayo. Problema dito sa mga kritiko at huwag natin haluan po ito ng politika, dahil baka wala na po tayo politika pag-uusapan kung walang solusyon, kung wala na pong solusyon itong problema. Wala tayong susunod na taon na pag-uusapan. Ubus tayo dito kung hindi tayo magtulungan. So ang Pangulo, very open po yan sa mga suggestions, sa ideas ng iba't ibang tao. At ang kinaganda lang po ng ating Pangulo, yung kanyang political will. Kung meron siyang desisyon na gustong gawin, ay kahit ano po mangyari, ay paninindigan niya po ito. Dahil alam niyo po, sa kabutihan po ito ng bawat Pilipino, ay talagang paninindigan niya po ito. I've always
interest po ng bawat Pilipino, parati ang pinapairal niya. And, Senator, bye ko muna. Senator Bongo, ito pong mga comments ng mga tao dito. Ang sabi nila ay inaasahan po nila talaga kayo na sana ay matulungan itong sa Fabunan kasi nga ho medyo mabagal daw po ata ang proseso ng FDA. So inaasahan po talaga nila na kayo ang maging, kasi ang tingin nila talaga po sa inyo ay tagapagtanggol, talagang malalapitan nila. Kaya nga ngayon ay yung mga kanilang ano. So yun po inaasahan nila. Tayo po ay magbibigay ng update dahil may special request ang head ng clinical trial sa Indonesia na mag-Zoom conference with Dr. Willie Fabunan. Yes na yes na yes. Ni-schedule na. Priority na tayo. Super bilis ang proseso. Eh, nagsasabi na, alam nyo, hindi po basta-basta itong mga ganitong ginagawa. Kasi gamot ito. Intindihin nyo, ang lagundi nga dyan hanggang ngayon, hindi pa tawa-tawa ba yun? O, eh, lalong-lalo na to. Hindi naman basta-basta na ibigay natin eh, isusubo nila kaagad. Kaya yung mga nababasa kong comment, ang tagal na niyan, walang nangyayari, eh, pasensya na kayo. Kung hindi kayo makahintay, wala akong magagawa. Basta, gusto ko, legal lahat. Dadaan lagat sa legal. Importante, priority na tayo. Hindi ganun kadali. Gamot to eh. Pero ganun kadali ang nangyari dahil sa sila ay tumutulong. Pero mo, maraming naniwala sa akin na pag sinabing itusok, umayag. Kayo kaya, gawin nyo yon, paniwalaan nyo kagad ang isang tao na hindi naman kayo kilala at ang gamot igaling sa ibang bansa. Tapos papaturok mo sa kanya, tuturok, gugustuhin. Ibang usapan yun. Pero dito, nangyari. Maraming sumubok. Mga doctors pa. Mga professionals pa. Mataas pang mga rangko. Okay. So, batiin din natin ang ating kaibigan at talagang may potensyal na talagang doktor natin. Si Dr. Richard Mata, mabuhay ka doon. Sabi dito, kami nang bahala ng provide ng procaine. So, palakpakan natin ang Indonesia. Huwag ka na mamroblema, Mr. Marcos. Procaine, kami nang bahala. Yes. Dexamethasone, meron na dito, marami. Ginagawa dito mismo sa Indonesia yung dexamethasone. So, Doc Willie, humanda ka. Dahil bukas na bukas, maganda rin ako dahil may meeting ako. Patawag dalawang matatas na official na tao. Isang senator. Senator tawag nila dito eh. Senate din eh. So, interesado, magpaturok yata. Galing, no? Sila na, nagsiset ng schedule. Sinong imimit, ganito. At lahat sila sumusuporta. So, sinasabi ko sa'yo, hindi na magtatagal. Basta para sa akin, mamamayagpag ang FAI dahil marami naman kaming concern eh. Hindi lang naman itong kwan na trip. Yung sa dengue, problema din nilang dengue sa Indonesia na tuwang-tuwa sila
na ito ay talagang mabisa na panglaban sa dengue. Tuwan-tuwa talaga sila. Ilang taon na daw nila pinuno problema ang para sa dengue nila. Okay. So yung ibang uses nito, ang dami. So we don't care. Basta kami, buo ang planta, mag-produce kami ng gamot. Wala kami problema. Bibenta namin sa gusto. I-export namin sa gustong bansa na bumili ng FAI. Kaya, Doc Willie. Maganda-handa ka dahil yung request nilang Zoom conference. Ito na yung malawakan, masasabak na sa laban ang FAI talaga. Talagang eto na. Yung magiging official na galaw ng FAI sa Indonesia. So, the best, the best, the best, the best. Thank you, Lord. Thank you. At yan lang hinihintay ninyo na kapag ito nangyari, hindi ko na kailangan na magtatawag pa ako ng media, magtatawag pa ako ng magla-live. Yun na mismo ang kwan. Sila na mismo magko-cover officially. Okay. Yung mga naghihingi dyan ng bakit hindi na babalita, maghintay kayo. Hindi tayo pwedeng magbara-bara dyan na ano man makukuha mo sa balita kung binalita lang na ganun tapos walang kwenta. Balita na na binalita, may magandang resulta. Yun ang importante. Okay? Huwag tayong maghangad na i-cover ka agad ng media ng puro lang ngaw-ngaw. Hindi, hindi yun. Hindi ganun ang gusto nila. Gusto nila kinover yan, yun. With positive result. Yan. Hindi yung basta lang ganun-ganun na lang. So, Doc Willie, humanda ka. Head ng kwanto, clinical trial ng Indonesia. Zoom conference bago umpisa ng lahat. So, buong-buo na ang team. Kumpleto na. Pero tapusin ko muna yung dalawang meeting ko bukas. Parang, kumbaga, katumbas nito yung Senate President natin sa Pilipinas. Ang kamiting ko bukas. Wow. Grabe. Timing. Very timing yung kanya. Yung galaw. Feasibility study. Ginawa nila, ha? Kalagay dito, initial na production. 4-6 months. Ang target is 500 million. Prefilled injection. Ha? Yung feasibility study na ginawa nila. In 6 months, 500 million refilled injection. Initial yun. Depende sa capacity nung machine na gagawa. Okay? Kayo magtanong kung matagal ma-prove. Basta tapos ito, tapos ito. Hindi kayo pwedeng masunod. Hindi tayo pwedeng masunod. Susundin natin kung ano yung galaw at tama nito. Pag talagang kwento eh, wala na. Ba't kayo magmamadali? Eh, hindi naman pwedeng madali ng basta-basta yan. Dadaan yan sa proseso. Uulitin ko, tanong kayo ng tanong ng kailan ba yan, kailan ba yan. Hindi ito kanin na basta na lang isusubo natin, kainin na nila. Okay? May proseso yan. Dexamethasone approved, oo, pero hindi pa yan kumpleto.
ang kumpleto, yung dalawang may kombinasyon, yun ang kumpleto. Basta kami, ginagawa namin yung tama, ginagawa namin yung legal at may resulta. Hindi pwede kami magbadali dito kasi kwanto eh. Hindi basta-basta. So namin sigurado. Pero alam na nila, alam na namin na sigurado ng FAI. Pero may proseso, protocol yan, may protocol yan. Hindi pwedeng magmadali. Hindi pwede natin sabihin na tayo na masunod. Tapusin na yan, no? Maswerte nga tayo eh. Hindi nga tayo taga rito eh. Binigyan tayo ng priority. Yun ang pasalamat natin. Salamat sa mga dasal ninyo. Salamat sa mga prayers ninyo. Hindi kami nag-worry. Sila nga kampante na eh sa FAI. Alam nila na ang vaccine, wala pa yan. Malayo pa yan sa katotohanan. Panaginip lang yan. Kaya may naggawa ng vaccine-vaccine. Paano nyo masasabi na mag-research nga kayo, magtanong nga kayo sa mga doctors na kilala ninyo kung gaano katagal ang paggawa ng vaccine? Ngayon, sinasabi ninyo na may vaccine na lumabas. Sige nga. Yung gusto magpaturok, magpaturok. Tignan natin kung anong mangyayari. Lalo na ngayon yung virus ang bilis mag-mutate. Paano mahabol ang vaccine? Minimum sa paggawa ng vaccine, lalo-lalo na itong virus na to, 5 years ang study niya. 5 years, tandaan nyo yan. Dahil kami nagbabasa dito, mga doctors ang kausap ko, mga magagaling na doktor yan, at hindi mga bobo yan. Sila mismo alam nila what is all about vaccine. So, kampante sila sa FAI dahil subok na to, tested na to. Ngayon, ginagawa, idadaan sa tamang proseso. Okay, hindi basta-basta ganun-ganun na lang. So, alam na namin ang capacity ng FAI. So, kampante kami. Proseso lang. Huwag natin laktawan. Full coverage yan ng media pagka-instart yung official. Yung mga ginawa namin dito, yung mga nagpaturok, iba yun. Pero yung official, may new news talaga yan. Saka may full coverage yan. Ang Diyos ang nagbibigay ng takdang panahon, tamang panahon para ito ay lumabas. Wala tayong magagawa. Hindi natin to, hindi na, kahit gustuin ko man, kung ako lang masusunod, eh kung bukas, gusto ko na. Ha? Nagmadali nga tayo pagkatapos may problema, di ba? Di lalong palpak. Mas maganda yung slowly but surely. Ganyan talaga, hindi natin makukuan lahat yan. Alam ko marami nang nagsasakripisyo, marami nang namamatay, pero wala tayong magagawa. Ginawa natin paraan sa Pilipinas, hindi nangyari. Oh. Lahat ng pwede nating lapitan, linapitan natin, hindi tayo pinakinggan. Oh. Yung dalawang buwan na nasayang dyan. Oh. Dito mahigit lang isang buwan, oh, nakita nyo nangyari. Oh. Nakita niyong resulta. Ha? Kasi yung target date namin ng production, meron na talagang meron na talagang target date. Hinahabol namin 'yon. Yun mo yung feasibility study nila within 3 months, 500 million prefilled injection ang kailangan ilabas. Sabi nung ibang nagme-message nga sa akin, ganun ba ka, bakit ganun katagal yan? Eh, sabi ko, hindi naman to basta-basta. Hindi naman to candy na pag binigay mo, inabot, isubok agad. Hindi naman ganun yan. So, patient and faith.
sabi ko, kailangan may patient and faith para maging maayos. Well, wala naman kami bang gagawin dito, may planta na eh. Umpray, magpro-produce kami at magpro-produce yan. Yun naman ang target ng FAI, we don't care kung ayaw ng iba. Basta kami mag-produce ng produkto namin. Dahil klarado yan na maayos ang FAI. May kumpanya na. Ha? Registered na yung kumpanya. May planta na. Okay? So, konting patience na lang. Approval na lang hinihintay. Papunta na yan. Ayaw nila, wag. Basta kami mag-produce. May buyers na kami. Wala kaming problema. Marami na kaming buyers na naka-standby. So, anong problema namin? Wala. Problema namin dito, yung pag-ayos lang ng papel, pero patapos na. Sabi nga ni Doc, yung may gusto, yun ang bigyan. Yung ayaw, wag. Pero ako, siyempre, yung mga walang-wala, pwede kong bigyan ng libre. Bakit hindi? Yung mga talagang can't afford na gusto rin na gumaling, bakit din natin bigyan? Bigyan natin yan libre. Diba? Yung mga PWD natin, yung mga indigent natin, yung mga talagang mga senior citizens natin. Oh. Ang sabi ko na nga noon, pag nangyari na ito, talagang 60 to 80% pwede sa first production, pwede nang i-discount yun sa mga kababayan natin. Nasa pandemic tayo ngayon. Okay. Yan ang mission ng FAI. Nakikita ko yung potential talaga ng FAI. Nakita na rin nila. Lalo na yung sinabit ngayon, trinabaho nila Doc Willie kahapon sa kanya Dr. Agnes. Yung sabi dito eh. Ang title eh, The Struggle of Fabunan Antiviral Injection. Yung kwento ng FAI, paano nag-umpisa. Pero man napaka-importante yon sa mga Indonesian. Sa isang department, hiningi ayan o, yung mga picture nila Doc. Noong nag-umpisa pa sila. Yung mga bata pa sila. O, paano nag-grow yung FAI kahit sa San Marcelino lang. Karon talaga sila ng very very humble beginning. Ano? So ngayon nakarating sa punto na to. Pero yun nga, Indonesia pa ang unang nagbigay ng pansin, ng tumanggap. Ano? Bigyan natin ng pagbati, shout out sa ating mga vloggers. Idol Rio, si Rick, 22TV, Scoop Hub TV, ang OFW Motion Vlogs, Mr. Kabibig. Sabi kanina, nakita ko dyan, Mr. Kabibig here. Sangkay Janjan TV, I Support FAI, Banat by, Banat ng Banat. At si Joy Cubs TV, MF TV, okay. Balitang Pinas News Vlog, Harlicans, at ang ating Casherwin Ventures, Balitang Bayan, at Axel TV Life's Journey, ang Basic Instrumentation for Beginners, Tong TV, at ang ating kaibigan na si Dante Maravillas, at Chronicle Feeds TV, ang ating mga FAI Warriors, ang ating mga marino, ang ating ang pinamumunuan ni Captain Ray Valeros at si Ardy Galera,
mga grupo natin dyan. Mabuhay kayo. We establish the business here. We establish the name of FAI here. So, anong problema? No? Kahit ayaw ng mga kwan, eh, marami kaming customer dito. Dito lang, sobra-sobra na. Hindi na kami mamroblema. Dito lang sa Indonesia. Ang daming may sakit dito na mataas ang uric acid. Nasubukan nila ang FAI sa mga maraming mga arthritis diyan. Ano? Gumaling sila. So doon pa lang sa anti-inflammatory may pangalan kaming ilalagay doon. Doon pa lang sobra-sobra na kaming mag-produce dito. So, anong problema namin? Ha? Indonesia pa lang, tignan yung population ng Indonesia. Ilang million ito. Ha? One-third lang yata ang Pilipinas. So, dito pa lang, okay na kami. So, anong problema namin? Wala kami yung problema dito. Ang MOH dito, nag-declare na sila. Full support sila. So, anong problema namin?